Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Welcome back to my channel. Ngayon, ibabahagi ko po sa inyo ang paggawa ko po ng aking classic pandesal. So kung kayo ay bago sa aking channel, please don't forget to subscribe and please hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga latest video. So kung gusto niyo pong gumawa ng soft at fluffy na pandesal, tara samahan niyo po ako, ibabahagi ko sa inyo ang paggawa ko ng pandesal. Maganda lamang po kayo ng malaking bowl at ngayon ilalagay na po natin ang ating fresh milk at ang ating melted butter. Isabay na rin po natin ang ating one beaten egg. At pagkatapos nito, haluin lamang po ng konti. At ngayon, isunod na rin po natin ang ating sugar at ang ating asin or Himalayan salt. Kaya po naging pink yan kasi Himalayan salt po ang aking gamit. Pwede rin po kayong gumamit ng kahit anong brand ng salt. Isabay na rin natin ang ating instant yeast. At tutunawin lamang po natin. Ngayon ilagay na po natin ang ating bread flour. At ngayon, haluin lamang po natin ng konti. At kung matuyo na po ito, pwede na po nating imasa. So ayan, nailagay na po natin lahat ang mga sangkap. Napakadali lang pong gayahin. So sa mga hindi po nakasunod, ilalagay ko po sa aking description box ang mga sukat ng ating mga sangkap. Pwede nyo pong tingnan doon. So ngayon pwede na po natin itong imasa hanggang sa kuminis po ang ating dough. This time, makinis na po ang ating dough. Pwede na po natin itong i-rest ng 1 hour. Ilagay po natin sa bowl na may 1 teaspoon na vegetable oil. Pahiran lamang po natin at inudlod natin siya sa bowl. Ngayon, ilagyan ko po siya ng wrap. Kung wala naman kayong wrap, pwede na rin po yung towel para mainit po ang loob at makaalsa po siya ng maayos. So after 1 hour, ganito na po ang kanyang itsura. Tanggalan nyo lamang po ng hangin gamit ng inyong kamay. At ngayon, ikakat na po natin siya depende po sa inyong size na gusto nyo sa inyong pandesal. Ang sa akin, gagawin ko po ng 40 grams ang bawat isa. Bago nyo po ikat, iroll nyo muna para hindi kayo mahirapan magtansya kung gaano kalaki kung wala naman kayong timbangan. Mas magandang nakatimbang para pantay-pantay po ang laki. Nasa sa inyo po yun. So pagkatapos po natin itong maikat ay bibilugin na po natin ito para mas maganda tingnan ang ating classic pandesal. Siya nga pala guys, naitimbang ko na po ito ng tig 40 grams ang bawat isa. So ganito lamang po ang pagbilog nito para mas makinis po ang ating classic pandesal. Pagkatapos nito ay ilagay nyo na po sa inyong baking tray. At pagkatapos nating mabilog lahat, lagyan na po natin ito ng breadcrumbs. Para naman perfect na po ang ating classic pandesal.
Para naman sa walang oras at sobrang nagmamadali po, pwede nyo na rin pong hindi bilugin. Pagkatapos yung maikat, isausaw nyo na po sa inyong breadcrumbs at paalsahin ng 15 minutes bago i-bake. Hindi po nagbabago ang lasa niyan. Kaya ko lang naman po ito binilog para mas maganda pong tingnan pantay-pantay. So ito na po lahat ang ating nagawa at ito ang aking breadcrumbs. So ganyan lamang po ako maglagay ng breadcrumbs hanggang sa matapos. Pagkatapos nito ay palsain lamang po natin to ng 15 minutes bago natin i-bake. At ngayon, ipreheated na po natin ang ating oven ng 170 degrees at ibibake po natin ito ng 15 minutes. So after 15 minutes, kung mapapansin nyo, magkadikit-dikit na po ang ating pandesal kasi po nakaalsa na. So ngayon, ibibake na po ito natin ng 170 degrees sa 15 minuto lamang po, 15 minutes. Lutong-luto na po ang ating classic pandesal. So, luto na po ang ating tinapay. Ayan, kung nandito lang kayo, napakabango po. At kung pansinin nyo, ang ating tinapay na pandesal ay napaka-fluffy pong tingnan. Ito ay napaka-soft. Ito po ay magtatagal ng isang linggo, malambot pa rin. Ilagay nyo lamang po sa inyong malaking tupperware at i-close nyo mabuti. Aabot ng isang linggo, napakasoft pa rin ng inyong tinapay. Kahit isang linggo na, hindi po yan titigas. Yan po ang sikreto ng mga tinapay para manatiling malambot. So ngayon ipapasilip ko po sa inyo ang loob ng ating pandesal. Ayan po, napaka-fluffy niya at napakalambot. So ayan ang loob. Kung mapapansin nyo, ayan, ang sarap tingnan. So guys, kung nagustuhan nyo po ang videong ito, give me a thumbs. At paki-like and share na rin po sa inyong mga kaibigan para mas marami pong makakaalam. At siyempre, pagkatapos ng aking anak, ako rin po ay titikim. Mauna na akong kumain sa inyo. So, ayan guys, papakita ko lang rin ulit. Ayan, napaka-fluffy po nito. At napaka-lambot. Tingnan nyo ang loob ng ating pandesal. So, ayan, kung gusto nyo pong gayahin, papakita ko po sa inyo. Sa mga taga-Japan, ito po ang gamit kong bread flour. Masarap po, malambot po talaga. So yan po ang aking bread flour na ginamit. Sa mga bago sa akin channel, please don't forget to subscribe and give me a thumbs. If you like this video, give me a thumbs. At please like and share na rin po para mas marami pong makakaalam sa ating classic pandesal. So thank you for watching guys, and see you my next video. God bless you all. Bye.